So ayan, hello mga mamis, for today's video, pag-usapan natin, may pag-asa pa bang makuha yung national ID natin or yung e-fill ID natin kahit na sobrang tagal na life. For example, sa akin mga mamis ko, 2022 pa ako nag-apply ng national ID pero sa hanggang ngayon wala pa, hindi pa dumadating. So kahit mga mamis ko, yung itong copy na to, wala din akong natanggap or natanggap na text na pwede na pala nitong makakuha. So medyo mga mamis ko, na wala na ako ng hope dito na makukuha ko pa to or magkakaroon pa ako nito. Kaya sabi kong ganun, palipat-lipat kami ng lugar, so baka sabi ko may nag-deliver na dun sa dati naming tinitirahan tapos wala ako dun. Pero mga mamis ko, still meron naman akong number. Yung number ko na nakalagay dito doon is ginagamit ko pa naman hanggang ngayon. Tapos sabi ko ganun, wala pa naman akong na-receive na text na meron akong ganyan or may deliver na sa akin. So to make the story short mga mamis ko, nawalan ako ng hope dito. Sabi ko hindi na ako makuha. Grabe naman, nawalan ng hope. Hindi lang siya naging number one na option ko. Pero eto na nga mga mamis ko, kasi meron akong valid ID na voter's ID. Actually yung voter's ID mga mamis dati is ano siya, kumbaga primary ID siya. Pero ngayon mga mamis ko, secondary na lang po siya. So to make the story short, pumunta ako ng SSS, kukuha sana ako ng UMID ID. Pero ayan, hindi na pala sila nagre-release. Almost 1 year na. So sabi kong ganun, sige, punta na lang ako sa post office, kukuha ako ng postal ID, at doon sabi kong ganun, medyo malaki-laki ang chance, hindi ako masyadong pipila. And ayan na nga mga mamis ko, yan ang bumungad sa akin sa office nila, hindi na rin pala sila nagre-release ng postal ID. So medyo nalungkot ako ng bonggang-bongga, dahil mga mamis ko, isa po sa mga primary is yung postal ID, UMID ID, tapos yun nga yung national ID natin, kaya lang wala nga ako nun. Tapos yung iba naman na mga ID na primary, medyo mahirap kunin, kumbaga mag-aantay din ako ng ilang months pa or weeks. So sabi ko ganun, bakit try ko kaya pumunta doon sa PSA, itry ko kung baka meron naman na. Pero napakaliit nung hook ko, pero nag-try pa rin ako. And eto na nga mga mamis, nakakuha na ako nito. Alam niyo mga mamis, nawala po kasi yung aking transaction ID, transaction slip. So, yun kasi yung pinakamadali nilang pang-access kung meron ka na ba, kung pwede nang ma-download. Eh nawala nga yun mga mamis ko. Tapos, pero kung nawala mo yung transaction slip po, pwedeng-pwede ka pa rin pala makakuha nitong e-fill ID, which is primary din siya mga mamis, while waiting sa ating national ID. Dahil napag-alaman ko kahapon lang na wala pa rin akong national ID, dahil sabi niya malalaman ko daw yun kung meron na ako, kung meron na sa post office. Pero nung chinek ni ma'am na mabait, ayan, hello kay ma'am, kung ano yung pangalan niya, na sobrang bait niya. Anyways, wala pa rin sa post office. So, ayan mga mamis ko, nung chinek niya, sabi niya, ma'am, nagpunta ka na ba dito noon? Which is, oo, nagpunta na ako doon. Kasi hiningi nila yung information ko, tapos sabi nung isang staff, sabi niya, ma'am, iti-text ka na lang namin pag downloaded na yung information mo. So, in short mga mamis, kahit nawala ako yung transaction slip ko, nakakuha pa rin ako nito, and hindi naman pala gaanong matagal ito. So ilang days, weeks lang siya, nada-download din siya. Yun nga lang, naging hopeless na ako ng bongga nitong nakaraan, kasi nga akala ko hindi na talaga ako makakakuha. And ayan ang kagandahan, nakakuha ako. So yung masasabi ko, kung nawala ninyo yung transaction slip ninyo, kumbaga kung kagaya kayo sa akin na hindi nyo na alam kung saan nyo na ilagay or na misplace nyo, palipat-lipat kayo ng bahay, ganun. Punta lang kayo mga mamshies sa mga office nila sa PSA, punta lang po kayo doon, tapos ibigay nyo lang information nyo, tapos kung wala pa kayong national ID, pwede kayo makakuha nito mga mamis ko, and tinatanggap po siya as primary ID, kasi sa ngayon mga mamis, hindi na po talaga tinatanggap yung voter's ID, tsaka hindi na rin nakakakuha, hindi ko alam kung hanggang kailang hindi makakakuha mga mamis ng UMID, postal, and yung iba pa mga mamis na mga primary ID sa government. So ito mga mamis, yung masasuggest ko sa inyo, huwag kayo mawala ng pag-asa, punta lang kayo sa kanila and
para sa akin mabilis lang na download itong aking e-fill ID. So sana nakatulong tong video na to mga mamis, and kung first time mo po sa ating account, sa ating profile, pa-follow naman po ako mga mamis ko. Thank you po.